الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ما قبطي سبحانه وتعالى إسلام pinapasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga biyaya at gayon din ang hidaya na patuloy na ibinibigay sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahilhamd ay nakaraan po ay tinalakay po natin ang patungkol po sa istighasa at yung zabh, yung pagkatay. Okay, yung istighasa, tinalakay po natin na ito po yung paghingi ng tulong. Ano? At yung zabh naman, ito yung pag-alay, yung pagkatay mo ng hayop. Okay? At binanggit din natin yung bawat uri nito. Okay? Unang-unang uri dito sa istighatha, yung paghingi ng tulong, is yung paghingi mo ng tulong sa mga nilikha na walang kakayahan. Ibig sabihin, walang kakayahan gumawa nun maliban sa Allah. Pangalawa, is yung paghingi mo sa mga nilikha na present sila, buhay, at meron silang kakayahan. Okay, yung unang uri na yun is hindi pinapahintulutan. Pangalawa ay pinapahintulutan siya. Dito naman sa dabh, pinaliwanag din natin yung kanyang apat na uri. Okay? So ngayon biidnillah subhana ay dito tayo sa topic na nazar. Okay? Magkaiba to sila, nazar at yung qasam. Okay? Yung qasam, yung pagsumpa. Okay? At yung nazar, magkaiba sila. Ang nazar, mga kapatid, sa Tagalog, ang nazar, ang pinakatumpak na kahulugan niya is yung panata. Yung panata. Alam niyo itong panata. Di ba? Sa mga Tagalog, alam nila kung ano ibig sabihin ng panata. At itong panata na ito, kung matatandaan natin yung ginawa ni Maryam, ni Maria, nung dinadalangin niya sa Allah na kung ako, di ba, sabi niya, ay magkaroon ng anak, ay gagawin kong itong isang yung parang sasamba lang, aalay niya doon, parang magsisilbi, yes, offer. Mag-offer kaya magsisilbi. Okay? Basta ganun yung, okay? Aalay niya para lang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-serve, ganun. Okay? So, ang nazar, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag ang isang tao ay siya ay nagpanata, ay kailangan niya itong gawin. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, ang panata, halimbawa, si Brother Yusuf. Si Brother Yusuf, sabi niya, kapag ako ay nakapasa sa board exam, sabi niya, magpa-fasting ako ng 3 days. Okay. So, ang panata na yung kailangan, halimbawa, kung pumasa si Brother Yusuf, kailangan niyang gawin ang kuan na iyon. Kung hindi siya ay magkakaroon ng okay? Ganun din halimbawa, sabihin mo kung biyayaan ako ng anak, ay magkakatay ako ng ganito bilang pasasalamat sa Allah kay magkatay. Okay? So kailangan mo yung gawin. Gayun din, mayroong panata, ano, ang tanong dito is, paano yung isang tao halimbawa na hindi pa siya Muslim, at siya ayroon, parang nagpanata siya na parang gusto niya mag-stay sa Makkah, halimbawa, katulad na nangyari kay Umar bin al-Khattab, nung siya ay hindi pa Muslim, at sinabi niya kay Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nung ako ay nasa panahon pang hindi pa Muslim, ay ako ay nangako, nagpanata na gusto kong mag-i'tikaf. Allah alam, i'tikaf, sabi niya sa Masjid al-Haram, sa Makkah. Okay? Ano ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Isagawa mo iyon. Yung ginawa mo na. So meaning to say, mga kapatid, kung mayroon kang panata, nung before ka pa yumakap ng Islam, halimbawa, di ba, ay kailangan mo iyong gawin. Katulad, yung dalil doon is yung katulad ng pag-utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Umar radiyallahu anhu sa ay nag-Muslim na. Okay? Dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man nazara ayuti'a Allah falyuti'ahu. Sino man, sabi niya, ang nazar, sino man ang nagpanata na sa pagsunod sa Allah ay kailangan niyang gawin iyon. Okay? Katulad ng pagsadaka, halimbawa, sabi mo,
kung kikita ako, sabi mo halimbawa kung mas dadagdagan yung seldo ko ay mas magbibigay ako ng sadaka sa mga mahihirap, so kailangan mo yung gawin. Okay? وَنَذَرُ نَوْءٌ مِنْ أَنْوَاءِ الْعِبَادَ لَا يَجُزُ إِلَّا اللَّهِ. So, ang panata na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ay kabilang sa mga ibada. Ito ay نَوْءٌ مِنْ أَنْوَاءِ, isa sa mga uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is hindi sa maaring, hindi ka pwedeng mamanata liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ نَذَرَ لِقَبْرٍ أَوْ سَنَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ. Sino man sabi niya ang namanata sa mga libingan o kaya sa mga sanam, yung mga ribulto o mga kahoy ganyan, mga bato o ano paman, ay kapag ginawa yun ng isang tao, siya ay nakapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Limbawa, pupunta ka limbawa sa, sabihin natin sa libingan, okay, sabihin mo yung libingan na yun is yung namatay doon ay isang taong kilala, sabihin natin kung sabi awliya, sabihin ganoon, mga salihin, mabubuting tao, at doon ka naman nata sa kanila, okay? Kapag ginawa yun ng isang tao, siya ay nakapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi ang panata ay dapat lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dapat lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ نَذَرٌ مَعْصِيَ وَشِرْكُ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنَ ذَرَ أَيُؤْسِيَ اللَّهُ فَلَا يُعْصِيهِ. طيب. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man sabi niya ang manata sa isang gawaing masama ay huwag niyang gawin iyon. Anong halimbawa noon? Halimbawa sabihin mo, kapag hindi ako pumasa, itong tao na to, halimbawa nagre-review ko halimbawa, sabihin natin. Tapos merong isang tao na nanggugulo sa'yo halimbawa, sabi mo, patayin ko to halimbawa, sabi mo, o kaya bubugbugin ko to kasi siya yung dahilan ng hindi ako nakapasa, yun ay hindi pwedeng gawin. Sabi mo, pag hindi ako pumasa dito sa exam, sabi mo, ganun, ay mayroong mangyayari sa'yo. Parang mayroong kang kalalagyan, ganun na lang term, di ba? So hindi yun pwedeng gawin. Okay? Hindi yun pwedeng gawin. Kapag maasya, kapag kasalanan yung gagawin mo. Pero kung kabutihan, ay dapat mong gawin. Okay? Ang panata. So yun po mga kapatid sa pananampalatang Islam. Pinapahintulutan po siya, pero dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Okay? Hindi naman po siya. Naam. Allah alam. Ano po? Yun po yung tanong nyo, kung dapat, kalimbawa kung namanata ka, kailangan obligado bang gawin? O, yes po, kailangan po talagang gawin yun siya. Ano po? Ano ba yung preferable po talagang gawin natin yun? Obligado. Kung halimbawa nakikita mo sa sarili mo halimbawa yung ganun, hindi mo kayang gawin halimbawa yung pinangako, wag mo nang yes. Wag mo nang gawin. Mm-mm. Kung halimbawa sabihin mo kung wag ka nang mamanata, sabi mo halimbawa sa sarili mo, once na makapasa ako halimbawa, makagraduate ako halimbawa, magpapakain ako. Pero wag mo nang sabihin yung parang mamanata, ya Allah, sabi mo ganito. Magpa-fasting ako ya Allah kapag pumamasa ako. Wag mo nang sabihin ganun. Sabi mo lang sa sarili mo, sabi ko, inshallah, kung makapasa man ako dito sa kapahintulot ng Allah, ay magpapakain ako. Pero huwag ka nang mamanata sa Allah. Nag-gets niyo yung pagkaiba nun? Oo. So, mas mainaw. Huwag mo na, kalimbawa, kung hindi mo rin kaya, sabi mo, magpakain ako. No? Hindi mo rin kaya, huwag na. Ito ka na lang, halimbawa, kung ano lang yung kaya mo, halimbawa. Oo. Yan ang mahirap doon. Halimbawa, mamanata ka sa isang bagay hindi mo naman kayang gawin. Okay? So, yun. Yung lang naman yung sa mas'ala dito ng nazar. Okay. Panata.
Magkaiba po sila ng kasamyong pagsumpa. Sinusumpa ko sa ganito, magkaiba naman yung nazar. Okay? So, yun. May tanong pa kayo doon, wala na no, inshallah? Mali na yung sinabi ni kay Sheikh? Okay. Ayaw. Kung gusto mo magkuhan, okay, bilang pasasalamat sa Allah, okay na yan. Halimbawa, biyayaan ka ng Allah ng anak, di ba? So, pwede ka magpakain. Kaya yung pumulputo sa nasadakan, na wala siyang ano na specific amount, kung manakaman na ba, nakupat yung manakaman, gagawin siya. Pero, hindi ka nag... Hindi ka naglagay ng... Ang mainam ng sadaka is yung sabi nila sa hadith, yung hindi nalaman ng kaliwang kamay mo. Ano yung tinutukoy nun? Yung hindi nalaman ng mga tao. Yes, sikreto lang yan. Akala ng iba literal. Ano yun? Ano yun? Itatago mo yung kaliwa mo tapos igaganan mo. Hindi yun. Kasi ang alam ng iba literal. Hindi. Ang tinutukoy nun is yung sikreto. Hindi na kailangan sabihin pa. Sorry to say yung mga, di ba? Pag nasa politics ka kasi, you need to say yung mga nagawa mo. Kasi bakit? Para malaman ng tao na mayroon kang ginawa sa lipunan. Sa Islam, hindi ganun. Allah nakakaalam doon, inshallah. And Allah will give you the deeds, inshallah. Yung gantimpala, inshallah. Hindi naman natin nahabol sa pagsasadaka is yung malaman ng tao na mabait tayo. Sapat na Allah nakakaalam sa atin na tayo nagbibigay. Yes. Hayaan mo sila, halimbawa, kasi minsan mayroong mga tao na sabi nila, ay, yung tao na to, hindi man to nagbibigay, sabi nila. Hindi mo man to makita nagbibigay sa mga mahirap. Pero hindi nila alam, yung tao pala na yun, is may mga sikretong ginagawa na nagbibigay ng sadakan. Hindi mo lang nakikita. Yes. Ay, mashallah. Napakagandang gawain. So, dito tayo inshallah. Tapos na tayo din sa nazar. Okay? Basta tandahan lang natin kung tayo, kung mamanataman tayo, ay dapat sa Allah at dapat sa mabuti lang. Kung ito ay sa sama-sama, ay huwag nating gawin. Okay? So dito tayo mga kapatid sa pananampalatang Islam sa al-aslu al-thani, ma'rifatu dinin Islam. So natapos na tayo doon sa unang-una, yung ma'rifatullah, yung makilalang Allah. Pangalawa, dito tayo sa ikalawang saligan. Okay, ikalawang saligan. Okay, ito yung ma'rifatu dinil Islam. Ito yung malaman mo kung ano ang relihiyong Islam. Okay?